Hi guys! Tara na at tayo'y magluluto ng aking paborito, ang masarap na palitaw. Kahit bata pa ako noon, marunong na ako magluto nito. Kaya napakadaling gawin. Kailangan natin ng kinudkod na niyog para sausawan mamaya. Tapos, giniling na malagkit, asukal at linga. Tapos dahon na paglalagyan natin. Ang teknik ko dito para mapadali, habang gagawin mo pa lang yung dough ng palitaw, magpapainit ka na ng tubig. Sa isang malaking mixing bowl, paghalo-haloin natin ang isa at kalahating cup ng giniling na malagkit at kalahating cup na tubig. Tapos imix lang natin hanggang sa makabuo tayo ng dough na magiging gawin nating palitaw. Pag nabuo na yung dough, kukuha ka ng maliit na bahagi, tapos iro-roll mo sa iyong mga kamay, tapos pipit-pitin mo para maging flat, at yan na ang magiging palitaw. Yan. So, ganyan lang, paulit-ulit hanggang sa maubos mo yung dough. Tapos, pag kumulo na yung tubig, ilalagay natin ang mga yan. Kapag dumidikit sa palad mo yung dough, pwede kang maglagay ng mantika. Ayan, kumukulo na. So, ilagay natin isa-isa yung ating mga palitaw. Ayan, lumutang na, lumitaw na. So, ibig sabihin, luto na yan. Kaya yan, tinawag na palitaw. Kasi pag naluluto, kusa siyang lumilitaw. So, ilagay natin sa strainer para tumulo yung excess na tubig at yung kinudkod na niyog at saka asukal. 2 cup ng kinudkod na niyog tapos 1/4 na cup ng asukal at kaunting sesame seeds or linga na tostado. Pwede niyong dagdagan ayon sa inyong gusto. So, imix lang natin. Tapos, dyan natin isausaw yung ating mga palitaw para makompleto ang sarap. Ayan. Simple as that. So, ganyan lang kadali gumawa ng palitaw. So, pag ibebenta mo, ilagay mo sa mga dahon na ginupit mo na naka-square para pag may bumili, serve it individually. Pag hindi naman, para sa pamilya, kumuha ka ng isang plato at sama-sama mong ilagay doon at iserve. Ganyan lang kadali. Kain na tayo! Sarap! So, sana nagustuhan nyo ang simpleng recipe na ito. Salamat sa panonood ninyo!